good afternoon, everyone. This is Jen from the Lowfield Thai, and napapansin ko po na marami ang nag-comment sa akin dito sa TikTok. And telling me na hindi ako na may message. So, this time, I'm gonna tell everyone na hindi po talaga ako nag-receive ng message here on TikTok. So, ang mga social media accounts ko po, we have, which you can actually send your inquiries. Una sa Facebook, so hanapin niyo lang Hello Phil Thai, Hello Phil Thai Facebook page. Doon po kayo pwede po na mag-message sa akin. So, the reason why hindi po ako pwede mag-receive ng message dito sa TikTok kasi sobrang dami. Sa sobrang dami, mahihirapan na tayo mag-reply. Tapos nakakalito na dahil sa dami. Especially yung notification ko. So, yun. If you guys want to ask something or inquire something, you can send me a private message sa Hello Phil Thai. Hello Phil Thai Facebook page. Okay? Again, Hello, H-E-L-L-O. Phil Thai, P-H-I-L-T-A-I. Phil Thai. So, second way po para makapag padala kayo ng inquiry, you can send me an email at hellophilthai@gmail.com. I would really prefer na mag-email kayo kasi kapag email, at least parang marireview ko pa. Minsan kapag private message, meron kasing bot, auto-bot, Facebook, so akala nyo nababasa ko na pero hindi pa. So, minsan, hindi ko nakikita yung ibang messages. So, if email kayo, at least malalaman ko talaga kung na-open ko or hindi yung message nyo. And I will know kung ano yung problema, pwede ko pang ma-preview and then sagutin yung mga katanungan nyo. So, these are the ways na pwede kayong makapag-connect sa akin or reach out sa akin. Una, hellophilthai@gmail.com, and then hellophilthai@facebook page. And then, of course, guys, I want to encourage you all to please follow me on my YouTube channel. I have two YouTube channels. The official YouTube channel is hellophilthai. So, same lang po siya talaga. Hello, and then philthai. And then the other YouTube channel is Filipina in Taiwan Gem. So this case, you guys can actually just check whatever you want to see on that YouTube channel. Kasi marami po doon yung mga live ko from here sa TikTok. Tapos ina-upload ko po doon para ma-review nyo po, makita nyo ulit in case may same concern kayo. So yun, makikita nyo ulit and makukuha nyo yung kasagutan sa mga tanong ninyo. So, ano pa? I don't have Twitter. I used to have Twitter pero tinanggal ko na. Now, since Twitter will have a verified blue check for $8 a month, I might avail it kasi mas okay yung binabayaran mo yung verified account mo. Kasi kapag may mga trolls or bashers, you can, I hope, hopefully, makakuha ka ng specific information and you can like sue these trolls. Kasi dito sa Taiwan, maraming mga biktima ng trolling. Marami dito na mag-jowa. Mga ilan na po nagsasend sa akin ng message, ha? Yung mga mag-ex dito, which you term as mag-jowa. Tapos pag nag-split kayo or nag-break kayo, nagkakalat kayo ng di maganda dito sa TikTok. Huwag po kayong ganun. Maaawa po kayo sa isa't isa.
respeto na lang sana, ha, sa isa't isa, okay? So, kung maghihiwalay kayo, hiwalayan lang. Walang posting na kalat-kalat sa TikTok. Kasi nakakaawa naman yung mga babae, di ba? Kung anong napopost or kahit mga lalaki din. Okay ba? So, so again, I'm gonna repeat. You can actually reach me out sa Hello Phil Thai Facebook page and then email hellophilthai@gmail.com and then you can see my programs sa Hello Phil Thai YouTube channel. You can also listen to me sa Wow Taiwan program. It's a podcast, Wow Taiwan, on Spotify, Apple Podcast, ano pa, Alexa, and so many others. So, what are the other platforms we have? And of course, we have our website, www.everydaywithjan.com. Okay, so, yan po yung topic natin ngayon. I'm just trying to remind you of my social media platforms para po malaman po niyo kasi marami pong nagko-comment na ma'am hindi kita ma-message. So now I'm telling you guys, hindi po ako nag-receive ng message sa TikTok. Okay, to be fair to everyone. But you can actually send me a private message sa aking Hello Phil Thai Facebook page and hellophilthai@gmail.com. Okay? So, ngayon, reminder din po sa inyong lahat, ano, kung ipopost niyo po yung mga Filipinos dito, mga boyfriend or girlfriend po ninyo, or mga kaaway ninyo, siguro, hindi niyo po alam na meron pong batas dito na stricto talaga yung nakikita ang mukha. So, halimbawa, may mga boyfriend or girlfriend kayong Taiwanese, tapos pinopost niyo sa online, sa TikTok, pwede po kayong kasuhan sa invasion of privacy po. Alam niyo po, kahit dito, strictong-stricto talaga. I have been into different kinds of media exposure. TV, radio, picture, print ads, ganun. Kapag mga ganito po na kailangan ipakita ang muka, kailangan talaga pumirma ka ng contract na okay, you agree na makikita ang mukha mo. So, kapag nagpo-post ka ng Taiwanese tapos pinapikita mo yung mukha, you could be sued. Kaya mag-ingat po kayo, diba? Huwag po kayo mag-post ng kung ano-ano, lalo na mga Taiwanese. Kasi pwede nga talaga kayong kasuhan. Okay, so, ano pa, I think that's all mga platforms ko lang. Tapos, yung pinaka, syempre pinaka ginagamit natin almost everyday, itong TikTok, no? And, i-shoutout ko si Madam Tsao, sino ba yun? Emily? Imelda Tsao? Kasi gusto niyang magpa-shoutout, so shoutout ko sa inyo. Kung hindi nyo po makikita tong live na to, you can actually see this replay sa Filipina in Taiwan Gen YouTube channel. Okay. And then, ano pa? Malamig na ang panahon. Okay, so we have like few viewers today. Thank you for viewing the live. Okay, so again, guys, here are my platforms. Maayong hapon, DJ James. Kumusta diha? Yes. Maayong hapon. I'm just sharing to our friends na they can actually reach me, Sir James, through my email and Facebook page. Kasi
sige po, just no diet. Okay, sure, you can actually ask a question. I still have like 5 minutes. Ano po yung tanong niyo? So while waiting, again, I don't receive messages here on TikTok. You can send me a message sa Facebook page na Hello Phil Thai and email hellophilthai@gmail.com. My company po kasi na ayaw magpa-day off sa mga OFW dito sa Taiwan. Okay lang po ba yun? But based po ha sa labor law, ito meron na po nagtanong nito. Meron talagang dapat day off. So, ang pinaka basic, 8 hours po ang work. And then, sa isang buwan dapat 48 hours lang po yung overtime. 48 hours. So, hindi pwedeng lumagpas na doon. Now, if lumagpas, you can actually complain sa 1955. You can call 1955 and complain about it. Ang mahirap lang po, ito yung payo ko sa inyo lagi. Ang mahirap kasi kapag tumatawag kayo sa 1955, kayo po ang napag-iinitan. So, mula pa noon, lagi kong sinasuggest na dapat group kayo na mag-complain. Grupo, para hindi kayo mapag-initan, diba? Yung isa lang. Pag grupo kasi, it's a good complaint. Marami kayo. So, mas madaling aksyonan ng Taiwan Labor. Okay po ba yun? Sana nasagot ko po yung tanong nyo. Ayaw din po silang palabasin sa dorm, bawal lumabas. Oh, then that's a good ground for violation po. Then let them call 1955. Mas mainam po, grupo talaga ang mag-complain. Huwag isang tao lang. Kasi siya yung mapag-iinitan eh. So, group complaints, yan din po ang sinasadya sa akin ng staff ng 1955. Maganda yung group complaint. Kapag group po kasi ang complainant, again, mas mabigat siya. Yes, tutulungan po talaga kayo ng 1955. Kung hindi nyo yan isusumbong sa 1955, hindi po mag-o-okay yung situation nila. So, there are two options. One, siya lang mag-isa ang magko-complain or marami sila. Kapag marami sila, mas mabigat ang kaso, mas mabilis ang aksyon ng company. Kapag isa lang ang magre-reklamo, normally, isa-settle nila yan with the broker, with the company, and with the complainant. And baka mamaya, mapag-initan naman yung nag-complain. So, it's for a good cause. So, mas maganda, ma-encourage na yung, like, mga sampu, kahit mga sampu lang, mag-complain kayo sa 1955. And when you call 1955, be sure you remember the case number, and the 1955 agent number. Dalawa, case number and 1955 agent number. Yun. Okay? That will really help you. Any problema po, kahit anong klaseng problema sa work, environment, broker, you can call 1955. Okay? Wala na po bang ibang tanong? So, again guys, this is Jen from Hello Phil Thai. Yung mga kaka-join lang, you can send me a message for your inquiries, lalong-lalo na yung mga private inquiries. Ang dami ko sanang gusto i-share na problema, no? Mga issue, kaya lang hindi ko na maaalala. Normally kasi po, yung mga nagme-message sa akin ng problema, sinasagot ko agad. So, I'm not the same with those people na ginagamit yung mga problema ng OFW para maging sikat sa TikTok. Ito, diretsahan na, I'm 40 years old, ayoko na ng mga charot-charot, no? Marami dyan, hindi man lang nag-check sa agency ng Taiwan, sila lang nagsagot-sagot ng tanong, mali-mali pa yung sagot, tapos naniniwala naman ng OFW. Yan yung problema. Kaya minsan,
ayoko nang mag-video or magsagot ng mga tanong kasi ganun din eh, naniniwala kayo sa mga sabi-sabi ng ibang tao na hindi naman from the agency, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, 'di ba? So it's a waste of energy. So maraming mga nagtatanong sa akin, direct sa akin, email at saka sa Facebook page ko. I just answer them and then afterwards, nakakalimutan ko na yung problema. Yung broker ko, madam, nung nag-positive ako sa COVID, hindi naman lang ako pinagamot. Oo, wala na sir eh. Iba na ngayon. Iba na ngayon po. Nag-iba na yung policy ngayon sa COVID. Ano na siya? Parang self-prevention na, anong tawag dito? Self-medication na. Kasi naging typical na lang po siya dito. Wala na nga pong financial na mga ganitong ganyan. Okay. I've heard wala na pong financial assistance na yung tulad before. Special financial assistance lang. Parang umaalog-alog yung table, nagugulat ako. Okay. So, Gemini, pa-shoutout po sa chismosa naming kapitbahay. Anong pangalan ng chismosa mong kapitbahay? Si Marites at si Mirasol. OFWW Team Mutia, paano po ba yung company nagpapa-quarantine kapag vacation sa Philippines? Sagot po ba ng factory worker? Opo. Ganito po yun na nung lumabas po yung free visa nung September 29, I started to give you news about it kasi direkta po yun, tumawag ako sa foreign affairs. And then nung nag October 13, inilabas yung bagong policy na no quarantine na, parang self na lang, self-care. Pero sinabi ng 1999 hotline sa akin na not included po ang mga foreign workers. So, ano bang ibig sabihin nito? Ganito lang kasimple. Ang mga typical na turista dito, sila lang mag-quarantine sa sarili nila. Pwede silang makalabas, pero hindi muna pwedeng kumain sa labas for 7 days. After 7 days, pag negative, free to enjoy Taiwan. Pero kapag foreign worker ka po, iba ang rule. You abide by your company. So halimbawa, pag sasabihin ng company na magka-quarantine ka, then you still have to quarantine. Kapag sasabihin ng company na kami ang mag-book ng hotel niyo for quarantine sila, so yun, you abide by your sponsor. Your sponsor equals your company. So I'm sorry to say this, but medyo unfair po sa inyo, pero kasi nga po, walang choice po tayo eh, di ba? You have to abide by your company. Ma'am, ano po work niyo sa Taiwan? Wala po akong work, kaya nga po live ako ngayon. But, I have my profession. I am a professional host, and I am a media here in Taiwan. So, pa-shoutout po Ma'am Pretty from Pegatron. Hello Pegatron! Kumusta kayo dyan? Merong nag-complain sa akin na taga Pegatron na bakit daw kayo pinapalinis dyan? Wala ba daw budget? Pero marami naman ang nag-reply sa video na yon na nag-complain. Sabi nila okay lang daw yun. So, kung okay lang naman sa iba, wala na tayong magagawa dyan. Maayong hapon Ma'am, maayong hapon Yuri. Jenny QT32, hello Jenny, good po yun po Ma'am. Plug po ng mini concert for a cause sa November 13 sa Taichung Gimmick Pinoy 7. Ay hello kayo pong lahat na wala pong gagawin sa November 13, punta po kayo sa Taichung Gimmick Pinoy 7 for the mini concert po with Jenny QT. Ayan. Congrats po sa inyo ha. Sana maging successful po yung mini concert po ninyo. Si Jenny Cutie. OFWW Team Mutia. Ngayon po naintindihan ko na kasi yung company na lang namin ata nagpapa-quarantine. Thank you. No, hindi po. Marami. Kaya nga po ako live ngayon kasi
marami nga po ang nagsisend sa akin ng message. Hindi ko lang ginagamit talaga yung issues ng OFW dito sa TikTok na to kasi punong-puno na ng issue pa ulit-ulit lang. So, lagi po nilang tinatanong bakit sila pinapa-quarantine. Ito nga po yung problema. Merong isang OFW na yung company niya, HR nila, sabi, huwag na mag-quarantine. Ang problema, ang broker naman gustong mag-quarantine. So, wala siyang magawa. You still have to abide kasi under ka ng broker, company broker, ikaw. So, you still have to abide by the broker. Kaya, yun, dagdag gastos talaga. So, kung ako sa inyo, mamaya na kayong magbakasyon kung yung wala ng quarantine talaga, sin all good na talaga. With PMM, ma-plug. Yes, na-plug ko na sa Taejong again from Jenny Cutie 32. Ayan. You guys, kung wala kayong gagawin sa November 13, please go to Taejong Gimmick Pinoy 7 and join the mini concert. You're welcome. You're welcome, Jenny. God bless you always. Oh, shout out po, AUO Crystal Holy po. Ay, hello, Roland. Diyan sa mga taga AUO Crystal Holy po. Yan, sa mga AUO Crystal Holy diyan, kamusta po sa inyong lahat? So, I'm just live now po again to tell you, parang ang bata mo pa po, mama. Ay, salamat. Itong TikTok kasi po, but I'm 14 na. At ang TikTok talaga, ang ganda ng filter ng TikTok. Kahit hindi mo pa dagdagan ng filter, yung mga filter nila. Pero yung default na ano, na yan o, kasi matakot talaga yan. Di ba may mga TikTok filters? Nahihiya na nga lang po akong gumamit ng filter ng TikTok eh. Kasi ang ganda talaga. Tingnan mo parang ang ganda. Ayan. Ma'am, tanong ko lang, bakit pinapabayad sa amin quarantine namin dito sa dorm, pero dito naman kami naka-dorm. That's sad po. Nasa dorm kayo tapos pinapabayad ka ng quarantine. Actually, you can, if marami kayo, you can call 1955 at maimbestigahan yan. Kasi kung nasa quarantine hotel, pwede natin maintindihan yan. Pero nasa dorm kayo tapos nagbabayad pa kayo, I think that's not good. Nung may COVID po kayo, ay. Kailan kayo nagka-COVID this year? Kasi this year po, tinanggalan na po yung financial assistance sa mga nagka-COVID din. Tinanggal, I've heard. Tinanggal na. Oh my God. Excellent po ako, ma'am. Share ko lang na scam kami dati. Nag-apply kami sa Canada. You can complain about it po. Or you can report that sa 165 para hindi na po makapag yun, wala nang iba pang anong tawag dito, ma-scam, 'di ba? Nakabayad na sila ng quarantine. You guys can have a group complaint sa 1955 para hindi ka mapag-initan. Pero you know what? Merong bayad ang quarantine sa quarantine facility. Pero kung nasa dorm lang kayo, I think parang ang matatawag niyo dyan is self-quarantine or self-isolation. You're not supposed to pay it kasi you're paying monthly, di ba? Sa inyong dorm. You can call 1-955 for that assistance po. I think pwede nyo i-complain yan. How? Kala ko po 3 to 6 months yung COVID insurance pero 7 months na wala pa din po. Wala nga po kami. Same po sa amin, kahit Taiwanese kami, wala din po, hindi pa rin po nakarating. Sobrang tagal, sa daming na COVID before. Ganyan po talaga. Pa-shoutout, ma'am. Shoutout! Milevsky! Shoutout! I have to go na po. So, maraming salamat sa inyo, ha, na nanood sa aking live ngayon. Again po, hindi ko po ini-ignore yung messages nyo dito sa TikTok. Kaya nga po ako nag-live ngayon kasi parami ng parami ang nagko-complain dahil dyan. So, to be clear to everyone, please pass the message kayo na nanood ngayon. You're welcome po, sir. Please call 1-955. Hindi po ako nagre-receive ng message dito sa TikTok. Okay, you can send me a message sa Hello Philtai Facebook page and hellophiltai@gmail.com. Okay? So, ayan, mag-alas 3 na. I have to go. Salamat sa inyong lahat. Ingat!